Dala mo yung pera. Nag-inino ko ako dun sa sinabi mong pinagtataguan mo ng pera. Pero yung iba nasaan? Yung kinuha mo. Iniipo ko to. Atin to. Dad! Dad! Dad, huwag ka na lumapit. Asan ka, bay? Aurelio Castillo! Huwag kang kikilos! Monsabi! Huwag kang mag-alala! Malilinis din ang pangalan ko! Pangalan natin! Sige, hindi ko alam yung gagawin ko. Oh, Ethan, bakit? Wait, bago lang ako makapag-usap dito. Nasa trabaho ako, ah. Sige, si Daddy, hinuli nila eh. Ano? Sir Lucas, nawali na po si Aurelio Castillo. Mabuti. You look happy. Talagang masaya ako. Nahuli na si Aurelio Castillo. Nawalan ako ng isang tinik sa lalamunan. Bakit? Meron pa bang iba? Mga problema sa negosyo. Yun ang ibig ko sabihin. Ma'am? Ethan! Magandang gabi, ho. Celine! Kamusta ka na? Bakit di ba na ako doon natulong? Mami, maupo ka muna. Bakit? Bakit may problema ba? Mami, si Daddy. Bakit? Ano nangyari sa Daddy mo? Mami, hinuli si Daddy ng mga pulis. Nakakulong na siya ngayon. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi, sabihin mo sa akin, hindi totoo yung sinasabi mo. Itakan mo muna kayo. Bukas na po natin. Kailangan makita ko si Aurelio. Relax ka muna, ma. Hindi kailangan ko makita si Aurelio. Tita. Kailangan ko si Aurelio! Tita! 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 Jocelyn. Tay, ano, nagpunta kay Ethan? Kasi may problema yata yung mami niya. Umayag ka? Oo. Kailangan eh. Umayag ka. Taga, Tay. Doon ba sa pangalawang pumayag ka, si Celine pa rin na pinag-usapan hindi natin? Hindi na. Si Julio na. Oh. Bakit na naman? Sinisiguro ko lang na yung mga paa mo nakatuntong pa sa lupa at hindi sa alapaap. Teka muna. Ano bang pinapalabas mo, ha? Nailusyonada ako. Ay, hindi naman siguro. Pero ang nasisiguro ko, luka-luka ka. Baka ikaw ay naglalaro dyan sa utak mo na kayo ay magiging isang pamilya ni na Julio at ni Celine, ha? Hindi nangyari noon yan. Hindi mangyayari ngayon. Nako, Tay. Sinisiguro ko rin sa'yo. Nakatapak ang paa ko sa lupa. At hindi lang nakatapak, nilublub ko pa at diniin ko pa sa putek. Okay, mabuti. Hi, Juan! Tito, kamusta po si Mami? Nagkaroon siya ng matinding depression dahil sa nangyari sa dad mo. That led to another nervous breakdown. Kailan siya makakalabas? Sa totoo lang, hindi ko masasabi. Depende yan kay Lourdes. Depende kung gano'n niya kagustong lumaban. Tito, ano pong pwede kong gawin? Just be there for her. She's sedated right now. Wala tayong magagawa kundi mag-antay. Mabuti pa siguro, magpahinga na kayo. Sige po, Tito. Dito na lang po ako sa tabi ni Mami. Hindi po ako aalis. Samahan na kita. Ko lang yung mga damit ni Tito Lourdes sa ospital. Mama, bakit? Wala lang. Hindi ko alam kung ano yung tamang ginawa ko sa pagpapalaki sa'yo. To have a perfect son like you. Ma, di naman ako perfect. Ginagawa ko lang yung tama. I know. Kaya nga proud ako sa'yo eh. Liam, alam kong masama ang loob mo sa akin. Sa amin ng daddy mo. But we love you very much. Kung may pagkukulan man kami bilang mga magulang mo, ang pagmamahal namin sa'yo, hindi yun mauubusan. I know, Mom. I love you too. Kaya nga ako nalulungkot sa nangyayari sa inyo ni daddy. We're all right, son.